Hi guys, Big Boy Finland again here, and today we will make the traditional food here in Finland, the poron karistus, or they call it or in English it is called the reindeer stew. It is a traditional food in the northern part of Finland, which is the hunters used to make it when they are hunting. So kinakain nila kung ano yung nahuli nila. At ang traditional na paggawa nito, simple lang ang ingredients: onion, salt, and then fat. So, and then yung reindeer. At ang liquid na ginagamit nila is yung snow. Bakit yung snow yung ginagamit nila? Kasi ang hunting season is from fall to winter. So, since frozen yung lake, at walang tubig, source ng tubig sa forest, so, ang ginagamit nila ay yung snow. So, since tayo, hindi tayo gagamit ng snow ngayon, pero maraming snow sa labas, yun lang kasi hindi natin sure kung malinis yun or hindi dahil nagkaroon ng snowstorm 2 days ago and na-stuck na siya dyan. So, kung mayroong bagong snow, pwede natin gamitin yan. Pero since ilang days na yung nakalipas, ay hindi natin sigurado kung may tay-tay na yan. Ngayon, gamit tayo ng ordinary water lang. So, ang ating ingredients para sa ating porong karistus or reindeer stew, siyempre, ang gagamitin natin na katambal ng ating porong karistus ay musipero na, or sa English, yun ay mashed potatoes. So, kailangan natin ng potatoes. So, ito yung patatas natin gagamitin, at yung butter at yung salt. At yung tubig natin ay kumukulo na. So, yun yung gagamitin natin para sa mashed potato. At para naman sa reindeer stew ay sibuyas, itong bacon. Pero pagka nasa forest sila, or yung ginagawa nila talaga, na, or yung pinaka main fat na ginagamit nila, yung reindeer fat, yung back fat ng reindeer. So, since wala tayo nun, nagagamit tayo ng bacon. Okay? Saka syempre, yung kapatid ni Rudolph, nahuli na natin siya. So, ito siya, gigilitan na natin. Ta-da! Ito siya. So, nabili natin siya sa Lidl. 500 grams for 10 euros. So, pakita ko sa inyo kung anong itsura niya. So, yan. Ganito na siya. So, ang ginagawa nila dito, pinifreeze muna nila yung meat and then ini-slice nila ng maninipis. 500 grams. Ha? Gawin natin. Start tayo sa mashed potato. So, sa mashed potatoes. Ito yung gagamitin nating potato. So, itong potato na to, kagaya na sinabi ko kanina, this is grown for mashed potatoes. So, they call it moussey pero. Pero rice potato in Finnish. And moussey is like mashed. Ang mashed potato natin, gagawin natin, country style, may balat. Pero sa iba, nagsasabi na huwag ngayon gumamit ng may balat dahil meron COVID. Pero pakukuluan naman natin siya at inugasan naman natin ng mabuti. So, yes. 3 potatoes. Malalaki. Para sa amin. So, ito yung potato natin. At bakit natin pinakulo yung tubig muna? Kasi pag sinabay mo yung patatas sa malamig na tubig, madudurog lang yung labas niya. Mamamash siya. So ngayon, mainit na yung tubig, pwede natin ilagay yung potato para sabay siyang maluto. Tingnan natin ang asin. 1 tablespoon. Tapos, kaya tayo naglagay ng asin last na pumulo na siya kasi mas matagal pumulo yung tubig pagka may asin. So, ayan. Sige. Prepare naman natin yung sa ating porong karistus habang magsasauna kami. Ayan. So, magpe-prepare naman tayo para sa ating reindeer stew. So, ang kailangan natin, sibuyas. Ayan.
So, pinapainit natin yung pan natin, sibuyas. Ba't ako ganito maghiwa ng sibuyas? Pakay mo, type ko eh. Sige na, baka may matrigger. Hindi po ganyan maghiwa ang chef, dapat ganito. Kanya-kanyang trip yan. Roughly chop lang siya, so hindi mo kailangan maging, kumbaga, i-brunwa siya or something. Tapos, basta roughly chop, pakukulo mo niya, matukuro din yan. So, ano naman, bacon, slice lang. Saka, nagamit tayo ng kaunting butter. So ngayon, simulan natin. So bacon. Render lang natin yung pot. So, ano yung rendering ng pot? What is rendering the pot? Magmamantikain mo lang siya. So, magmamantika na. Yung finish cooking, medyo ano siya. Kasi ang history ng Finland, since malamig dito, ginagamit nila palagi fats and carbohydrates. So, ang mga pagkain nila dito, malaki sa carbohydrates, saka ginagamitan ng fats para makatagal sila sa winter. So, yun yung history ng food nila. Tapos, lagyan na natin yung kaibigan ni Rudo. Ayan na, nag-glaze na siya. Galing doon sa liquid ng frozen reindeer. So ngayon, sure kasi ako pag sinasangkot siya, kung tinitimplahan ko na. Pinch ng salt. So yung tubig niya, hanggang makover lang yung meat. Basta. Nalunod na. Hanggang makover lang yung meat. At i-reduce, papakukuloan natin siya ng mga 30 to 40 minutes hanggang tender na yung ano. Kasi itong meat na to, medyo matigas na part siya. So, kasi yung mga tenderloin, yung mga masasarap na part, sinesave nila yan para sa steaks. So, ito kaya siya stew. Kasi nga, matigas na part siya. So, yun. Kukulo natin 30 to 40 minutes. And then, after nun, saka natin siya timplahan ulit. Dagdagan natin ng lasa. At gawin natin yung mashed potato maya-maya. Ngayon ay magsasauna muna kami. Ciao! So, guys, try ating boiled potatoes. So, para sa ating mashed potatoes, ano lang to? Very easy. So, pinch ng salt. Milk. So, semi-skim milk. Ako ito yung ginagamit ko. Hindi ko na iniinit yung milk. Bakit? Kasi, same lang naman yan. Kung mainit yung patatas mo, init din yan. So, butter. And then, we have this. This is the masher. So, pantas tayo yung gagawin natin. May mga balat-balat. Hindi natin siya masyadong didurugin para may texture.
prefer kasi ng wife ko, ni Christina, may texture yung food, yung patatas. Hindi siya mukhang baby. Ay, tatakpan ko pala. Yan. Hindi siya parang baby food. Diba? Gawin natin kung saan masaya yung asawa natin. Sabi nga nila, happy wife, happy life. Ayan. O, mister. So, yun natin. Yep. Ayan. So, ready na yung ating mashed potato. Simple lang, diba? So, pinakulaan ko siya ng mga 20 minutes. And then, sa salt water, tapos, tinanggal din rin ko yung water. Lagi ako ng salt, butter, tsaka yung milk. Yung milk, hindi na kailangan initin kasi mainit yung patatas. So, voila! Country style mashed potatoes. Check naman natin yung ating reindeer stew. So guys, ready na yung ating ano, I think yung ating reindeer stew. So put the yan yung kalahati ng butter kanina sa mga ano yan 50 grams and then just a little bit more salt for finishing. Imaginin mo, no? Ikaw yung nag-hunt. Tapos, yung hinunt mo, ikaw din kakain. Tapos kakainin mo sa, ano, sa forest. Ganda experience nun, no? Yeah. So, bake na natin. Ready na yan. So guys, pilate ko na yung ating mashed potato. So, lagay na natin yung ating porong karistos. So, ganyan siya. Boro or yung ating reindeer. So, tama-tama to sa malamig na weather. Tapos, ito yung twist jam. Nakain nila to with mara na naman sa lalamon kay porong lingonberry jam. So in finish it's polo kahilo. So yeah, ngayon actually natikman ko na to kanina eh, sarap. Kainin natin, tikman natin ulit ngayon para makita niya yung real reaction. So, tara guys. Tikman natin. Sarap. Manalo. So, yung gamey taste nung reindeer. Tapos yung mashed potato natin. And then yung smokiness nung smoke flavor nung bacon, tapos yung sweetness ng lingonberry jam. Boom. Actually, hindi ko masasabing acquired taste siya. Masarap talaga yung combination niya. Salt, smoke, tapos yung sweetness nung jam. So, enjoy! And don't forget to like, subscribe, and watch my video.